Magandang araw ulit sa inyo mga palangga ko. Kamusta kayong lahat? Okay, sana mabuti kayong kalagayan habang nanonood kayo ng aking video ngayong araw. Okay. Ngayong araw magluto tayo ng breast beef breast kit. Kasi ngayon ay malapit na yung Chinese New Year, kaya iluluto ko po kayo ng Chinese specialty. So itry ko ito kasi alam mo paborito ko talaga tong tong biscuit na to. Yung rice topping na one time in hindi lang one time, talaga akong nag-order ito sa Chinese restaurant, especially doon sa Binondo. Napakasarap talaga, napakalambot ng beef niya. So, i-try natin na gumawa nito. So, ituturo ko sa inyo at sana susundan ninyo. Masarap talaga ito, sa totoo lamang. Okay. Ngayon, meron tayo dito ang kumukulong tubig. Ito po. Okay. Meron tayong breast beef. Ayan, ito po. Ang gawin natin, pakuluan lang natin siya. Para tanggalin natin ang kanyang lansa. Lagyan natin siya ng konting salt. Ayan. Basta pakuluin na natin. Pagka bumula na siya, i-drain na natin ulit. Okay. Ito na mga palangga. Kumulo na yung ating beef. Ngayon, i-ahon na natin. I-strainer ko lang dito sa strainer na to. Tapos hugasan ko natin ito. Okay. Pinatay ko na yung apoy niya. Okay, mag-proceed na po tayo sa pagluluto. Hugasan ko muna yung beef natin. Okay, magluto na tayo mga palangga. Lagyan ko lang to ng oil itong ating cooking pan. Okay. Tapos initin na natin yung oil. Ngayon, lagay ko lang itong ating bawang. Ang ating luya. Okay, gisahin lang natin siya. Hanggang sa mag-brown yung ating bawang. Ngayon, okay na po yung ating bawang. Ilagay na natin yung ating beef. Haluin na natin. Habang ginigisa natin, ilagay na natin yung mga ingredients. Ilagay natin yung ating 2 tablespoon na tuyo. Ang ating oyster sauce. Meron tayong brisket sauce. Ayan. This is Chinese brisket sauce. Ha? Lagay natin yung ketchup. Ilagay natin yung beef seasoning. At saka yung ating laurel. At saka yung ating dry lemon. Lagyan din natin siya ng brown sugar. Kasi gihaluin lang natin at isa paminta. At ang mahalaga sa lahat, ito po yung ating secret ingredients. 7 spices. Okay, yung 7 spices, kung kaya ko pang enumerate, siguro cardamom, cloves, dried ginger, cinnamon, black pepper na whole, at saka pitchay seeds ba yun? Pitchay seeds? Okay. But anyway, that is 7 spices. Okay, ngayon, ang sikreto talaga nito dapat wine. Pero bumili ako ng juice. Ang binili ko ay grapes juice. So ilagay natin itong ating grapes juice dito. Ayan. Kasi walang wine naman kasi dito. Tapos, meron tayong sabaw ng bigas. Rice water. Okay, ilagay natin itong ating rice water. At salt. Ayan. Okay, ang gagawin natin, pakuluan lang natin ito ng at least 3 hours. Yung maliit lang na apoy, hindi natin pepurasahin. Yung iba kasi, pinaproshare cooker niya pero hindi masarap at saka hindi umaabot sa laman ang pagkaluto. So, iluto natin ng maayos ito. Isusundin natin yung tamang oras. Magiging 3 hours siguro ang pagluluto ko, pero abangan pa rin natin. At balikan, at saka habang kumukulo siya mamaya, from time to time, haluin natin para hindi po siya masunog. So, kung maliit lang na apoy ang ilagay ko dito, at magantay tayo ng 3 hours. Okay po. Takpan ko na itong ating breast beef brisket. At antayin natin hanggang sa lumambot ng masarap na lumalapot.
Okay, i-check na natin uli ang ating breast beef brisket. Ayan. Idagdag ko lang lagay ang ating labanos. Ayan. Pero ayan, palambot na rin siya. So, antayin pa natin yung complete na 3 hours niya. Or maybe more than 3 hours. Tante, maglumambot po itong ating brisket. Okay. Takpan ko ulit. Hi, hello. Ito na po yung ating pangatlong oras. Ayan. Wow, napaka-perfect na ng ating beef. Sinunod natin yung oras ng pagluto ng ating beef breast brisket. Ayan. So, i-extend pa natin para siya kumunti na lang yung kanyang sauce. At saka ihain na natin sa ating rice topping. Okay. Mga palangga, habang naghihantay tayo ng ating paglapot ng ating beef, mag-lunch muna tayo ng gulay. Meron tayong Chinese pet chai dito. Iba-blanch natin. Ito po yung isama natin sa ating topping rice. Okay. I-blanch natin siya ng 1.5 minutes. Okay. Tapos na po yung ating gulay. Sasalain na natin. Saka isip aside na natin. Ito na po yung ating breast beef brisket. Ito na po. Wow, tamang-tama na po ang kanyang sauce. Tingnan niyo po ang sarap-sarap. Ayan na po. Diba? Nakita po ninyo kung ano kasarap. Malambot na rin yung ating beef. Ngayon, ihain na tayo at kakain na kami. Okay. Ilagay ko na itong ating beef sa taas. I-rice topping natin yan. Okay. Dahil Chinese New Year ngayon, akong hi-fat choy sa lahat. Ayan, may sinerve ako na breast beef brisket sa inyo. Okay. So, siyempre, ilagay natin siya ng ating gulay. Okay. At syempre, ang scallion o spring onion sa taas. Ayan. Okay. Kakain na tayo. Yay! Okay mga palangga, tikiman time na. Ito na po yung ating breast beef brisket. Ayan po, ang tsura niya napakaganda nung naitapping na natin siya sa rice. So kakain na tayo kasi takam na ako. So, tingnan natin ang lambot ng ating beef. Wow, napakalambot ng ating beef. Ayan, di ba? Kahit na hindi mo na siya gagamitan ng knife. Ayan. See, wow, napakalambot ng ating beef talaga. So, ay, ito talaga ang paborito ko sa Chinatown tuwing kumakain ako, ito yung in-order ko. So, nagawa natin siya ng perfect. Ito po yung hibla ng ating beef. Ayan. Takap na naman ako, di ba? So, kakain na tayo. Mayroon dito, may radish. Nilagyan natin ng radish. At saka yung magkuha tayo ng rice at saka vegetable para isahang subo na lang, no? Okay. Sobrang sarap talaga yung lasa ng ating breast beef brisket. Naku, ang tamis niya at saka yung seven spices niya na nilagay ko. Na grabe ang bango-bango niya talaga at saka yung tamis niya. Ang sarap talaga sa kanin. Okay. Kaya po maraming salamat po ulit sa pagsubaybay ninyo ng aking video na masarap. Sana araw-araw subaybayan po ninyo ako. At para makakain na rin kayo. Ano? Maraming salamat po at saka lagi po nating tandaan na kahit anumang meron tayong pagkain sa ating hapong kainan, ay lagi po nating papasalamatan yan dahil yan ay biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Kaya, God bless everyone. Sana okay po kayo at saka na nasarapan kayo sa ating minuto ngayon. Goodbye everyone. God bless you all. Thank you so much. From the bottom of my heart, paalam, paalam, paalam. See you tomorrow again. Kung hi fat choy. Kung hi fat choy. Bye-bye.